Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Mga boss, update pa rin tayo sa mga kaganapan sa PBA Bubble Finals. Ginebra nakaisa na sa Tokentex. Kilalanin din natin ang player na nagpanalo sa Ginebra noong Game 1 ng Finals. At Pinatubo Trio, muling nagkasama. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss, pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pa-support na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Mga boss, makibalita muna tayo sa muling pagkikita ng Tinagurian noong college na Pinatubo Trio. Sa litratong ito na pinost ni Ian Sanggalang, makikita natin na muling nagkasama ang Tinaguriang Pinatubo Trio. Kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang linggo, kumalat ang balita na itong si Ronald Pascual daw, nagpapalipat-lipat na lang daw ng tirahan sa mga kaibigan niya. Mismong ang kapatid pa nga niya ang nanawagan sa social media na sana daw matulungan ang kanyang kapatid dahil daw sa mabigat nitong pinagdadaanan ngayon. May mga lumabas pa nga na balita na ayaw daw nito na umuwi sa Pampanga. Pero sa kalaunan nakumbinsi rin ito ng kanyang pamilya na umuwi na sa kanilang bahay sa Pampanga. Hindi nga katulad ng nagiging karera ngayon nila Calvin Abueva at ni Ian Sanggalang sa PBA ang naging kapalaran ni Ronald Pascual. Kahit pa siya ay na-drop bilang third overall pick ng San Miguel noong 2014, hindi naman nabigyan ng magandang playing time si Pascual dahil na rin sa loaded ang lineup noon ng San Miguel, kaya nagpalipat-lipat ito ng team. Kasabay din noon, ang dating tirador ng San Sebastian unti-unting nawala ang kumpiyansa. At noong 2018, huling naglaro si Pascual sa team ng Alaska at sandaling nakasama niya doon ang isa sa Pinatubo Trio na si Calvin Abueva. Hanggang nito nga, nabalitaan natin ang malungkot na nangyayari sa buhay ng dating pinakamagaling na shooter noong college. Ngayon, sa tulong ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan, unti-unting nagkakakumpiyansa sa buhay si Ronald Pascual. Tinupad din ng kanyang tinuturing na mga kapatid na sila Calvin Abueva at ni Ian Sanggalang ang pangako nila dito. Nasa oras na makalabas sila sa PBA Bubble, bibisitahin nila ang kaibigan na nangangailangan ngayon ng karamay. Mukhang kahit papano masaya na ngayon si Ronald Pascual at asahan din natin ang pagbango nito. Madami pa namang liga na pwedeng paglaruan si Ronald Pascual kung hindi na siya makakabalik sa PBA. 32 years old pa lang naman siya. Sigurado pag nagbukas na uli ang mga liga sa bansa, sa taglay nitong talent sa paglalaro sa basketball, madami ang kukuha sa kanya. Dalangin din ang mga fans niya na makita na siya uli na nasa maayos na kondisyon at nakakapaglaro na uli ng basketball kung saan siya talaga nakilala. Eto mga boss, Barangay Ginebra, nasungkit ang Game 1 ng Best of 7 Finals sa PBA Bubble kontra sa Tokentex kagabi. Grabe nga po ang naging action sa Game 1 pa lang. Wala talagang gustong magpaiwan. Noong mga dying minutes na, naging sagutan ng laban. Madami din ang nagulat sa pinapakitang laro ngayon ng veteranong si Jay Washington na siya talaga yung dahilan kung bakit nakadikit ang Tokentex sa Ginebra noong mga huling minuto na ng Game 1. 11 seconds na lang, lamang pa ng dalawa ang Tokentex, 92-90. Gumawa ng isang matinding play si Coach Tim Cone. At dito, nakita natin kung paano gumawa ng play ang Tinaguriang winning guest coach sa PBA ngayon. Madami din ang hindi nag-akala na itong rookie ng Ginebra na si Arvin Tolentino ang gagawa ng isang malaking basket para maipwersa sa overtime ang laro. Noong nasa overtime na ang laro, dito na nagawang kontrolin ng Barangay Ginebra ang buong 5 minutes extension at maagaw sa Tokentex ang Game 1. Hinirang na best player sa laban na yon si Japet Aguilar na gumawa ng 25 points at 16 rebounds. Nagsilbing bayani naman para sa barangay si Arvin Tolentino. Pero mga boss, para sa akin ang player na tunay na nagpanalo sa Barangay Ginebra noong Game 1 ang general na si L.A. Tenorio. Si L.A. Tenorio kasi ang kumontrol ng pace ng laro, lalo na noong dying minutes na at noong overtime.
si LA din ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang last play ng Ginebra. Sa pagtitimong kasi ni Tenorio, nai-execute niya ng maayos ang huling play ni Coach Tim Cohn para mahanap ang kumakat sa ilalim na si Tolentino. Dito natin makikita yung kalibre ng isang LA Tenorio na kahit siya ay may edad na, pero yung IQ niya sa court ay hindi pa rin nagbabago. Sa mga ganitong sitwasyon mo din kasi makikita yung experience at kalidad ng isang point guard na katulad ni LA Tenorio na kahit paubos na ang oras, hindi natin nakitang nagpanik. Yan mga boss, ang update natin ngayon sa PBA. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Junel Alagon. Shoutout din po kay Boss Edward Santos Villasorca. Shoutout din po kay Boss Sniper Lem. Shoutout din po kay Boss Cesar Romero from Tandag City. At kay Sir Alex Prado. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Lagi din po akong nag-a-update sa mga kaganapan sa PBA Bubble. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag yung kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na